Birthday mo, nandito ka, kasama ka namin. Anong pakiramdam mo matapos mong mapanood itong pelikula na magandang role mo sa birthday mo pa naman? Sobrang grateful po ako sa na nakasama po ako dito sa proyekto na to. Kasi sobrang diin at sobrang malaman at kailangan talaga nating huwag nga nating takpan yung history. Yung totoong history sa bansa natin. So yun lang po, and then thank you din po sa greetings nyo. Doon na rin siguro sa apat pa nating artista, anong pakiramdamin nyo matapos makita sa big screen itong pinagmamalaking pelikula ninyo, pinagmamalaki ni Direk Jovel? Of course ako po bilang bilang baguhan sa industriya, lalo na makita ang big screen, sobrang overwhelming po and sobrang nakakatuwa din siya. Lalo na nakatrabaho itong mga magagaling and sobrang honorable and respected sa industriya po. So yan po, nakaka-inspire lalo, mas nakaka-motivate and then mas nakagana for what's upcoming project po. Kay Sir Nanding, yung your thoughts, your insights patapos mapanood sa big screen ito finally. Ang kuto, naluha rin ako sa doon sa maraming eksena na lumat yung mga clips. Bata na ako nung panahon yun. Nandun na rin kami. Kaya napaka sakit pakiramdaman. But at the same time, nakakatuwa na nangyari ito. Na inuulit natin, pinapakita natin kung ano talaga yung nangyari at hindi talaga dapat yung dato. I think lahat ng mga kabataan dapat makakanood. Salamat. Miss May Panar. Siyempre, alam naman natin na nasa oras ni peligro ang bayan natin. So para mapanood mo ang ganitong klaseng pelikula na sumasalamin sa katotohanan ng buhay natin, ay nakakabilib din yung mga tao katulad nila Direk Jovel na siyempre na tumataya, na matapang, na pinipili ang mga proyektong katulad nito na kabilangan, kasi hindi naman marami ang katulad namin na mga artista na malakas ang loob na gumawa ng ganitong klaseng pelikula. So ako personally, I am proud na nakabilang ako sa ganitong klaseng pelikula kasi feeling ko buhay ko to, aktivista ako, artista ako, at parang panood ko ang ganitong klaseng pelikula ay is an honor. So thank you Direk Jovel at sa mga producer na katulad ni Attorney Howard at ni Alvi Shongko. Sana pagkatapos yung mapanood, lalo pa kayong ganahan na gumawa ng ganitong mga klaseng pelikula. Maraming salamat sa inyo lahat. Alen. Sabi nga, parang very rare na paggawa ng ganitong klaseng pelikula, no? Maraming salamat sa aming producer, Bagong Siklab, at siyempre kay Direk Jovel Lamangan. And of course, kay Miss Cherry Pie, ganda ng, ang galing lahat, galing lahat ng pagkagawa ng pelikula. And I am honored and proud to be part of this film dahil alam kong napaka-importante ng pelikula ito sa mga bawat Pilipino. So, thank you. Sir Ripay, naramdaman mo nung pinapanood mo na ito sa big screen? Hindi, unang-una nais ko magpasalamat sa lahat ng dumalo. Maraming salamat po. Nakakataba ng puso, di ba? Yung iba pagkatapos pang manood, naiyak, yung ganon. It's very nostalgic, di ba, to remember everything that happened noong 1986. Unang-unang beses ko na panood yung nagdikit-dikit na. Patay ko yung sexer, humiyak ako. Nakawa ko kay Beatrice. Pero for a while, sabi ko, ano ba yun? Iyak siya ng iyak. Sabi ko, Beatrice, iyak ka ng iyak. Pero humupa naman nung bandang huli. Nagpapasalamat ako unang-una sa Bagong Siklab. Thank you so much. Thank you so much for taking the risk and for being so courageous and brave in producing a film like Horas de Peligro. At of course, sa aking
Nakas, sugit. Sa aking mahal na director, Direk Joel Amangan. And of course, the rest of the cast and the staff, the crew, lahat. Salamat. Thank you. At sorry, tapos ang ganda kasi kasama ko yung anak ko, tapos yung kaibigan niya. So wala sila ka-idea na ng people, ng It's a Revolution. So parang tinatangal nga, nag-ano kami na, oo, ganyan yan. I mean, during the time, that's how we struggled and fought for, you know, whatever we have now. Okay, one question lang after press. Congratulations, I like the film. It's very solidly done. So, my question is for Direk Joel. Ano yung Trixie? Simple lang naman. Direk Joel, ano po yung pinaka-difficult or challenging direct na eksena dito sa Oras de Peligro? Lahat siya challenging. Kasi alam mo na gumagawa ka ng isang pelikula na maaaring ayawan ng kabilang panig, na maaaring i-stop kung kinakailangan. Pero dahil sa mga kasamahan ko naman ay matapang at aming tinuloy ang pagpapakita ng katotohanan ng panahon ng EDSA. Yun. Sa pagkakataon ko, nais ko magpasalamat sa isang press. Si Pablo Tariman, marami kaya ang nagawa niya para sa aming pelikula. Marami siyang mga ganda mga sinulat niya, si Pablo. Maraming salamat, ayun, Pablo. Ayun para si Pablo. Maraming salamat, Pablo. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Pablo Tariman. Thank you, Direk. Answer. Parang hindi mo makita na sagot. Hello po. Hindi ko po sure kung sino yung pwede sumagot. Can you share po yung process, yung pagpili and pagkuha po ng footages na galing from the ano? Kasi ang ganda po kasi talaga. Yung... Ang sasagot niyan ay ang gumawa, si J.L. Burgo. Palakpakan natin. Doon. Si JL ang gumawa at napili at namili ng mga footages na kailangan ilagay sa pakikipagkonsulta sa writer na si Bon Ilagan at sa akin. Okay? Pero si JL na. Sa script po, ako po si JL. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa script po, nakasulat kung anong petsa at batay dun sa petsa ay... Inanapan namin ng mga materialis na meron. Kasama ko po yung team namin, nandito sila, si Franco at si Rosa. I refer to sa inyo. Yun lang po. Tapos ang mahirap po dyan kasi luma siya na materialis. Ibig sabihin, yung resolution niya ay hindi katulad ng ginagamit sa pag-shoot. So, kudos din sa ano sa mga nag-color grading, nag-edit. Nandiyan din nata sila. Bukod pa sa napaka magastos ng video footages na yan dahil nga luma na. Okay? Pero pinagtsagaan ni JL ng grupo niya na hanapin. As a matter of fact, may mga pinalitan pa nga kami bago kami magpalabas. May inalis kami dahil isinisigil kami ng hindi namin kayang bayaran. Kaya pinalitan namin ng iba. Diba, JL? Thank you. Yes, Matthew from Tribune. Hello everybody, this is Matthew Perez from the Daily Tribune. Question for Direk Joel Amangan. After extensive research that you've conducted, which led to the creation of this film, will there be a follow-up film with the same subject matter? Dapat the question should be centered to the producer. But we really have plans to do it. Once kumita itong pelikulang ito, he said, there will be some other movies that we will be doing that will also be reflected of what is happening, reflective of the truth. Ang galing, di ba? I asked the question, tapos hindi ko napindot yung video. So hindi ko na-capture. Anyway, fairly certain I got that. So, yeah, just to quick recap, para lang magamit ko po.
So there could be another film with the same subject matter, provided that the producers will greenlight it. No, sabi ko nga, no, with the support of everybody, we hope that this film not only makes it commercially, but also brings the message to the people. Kung sa tingin namin na yun ang, yung mensahe na nadadala namin eh gusto naman ng tao, eh why not make another one? Sabi ko nga, this is our maiden showing kami ni Alvi, bagong si Club. Ang sinasabi nito eh, let us all be the new spark, no? So, hindi lang ito one-time film, but we will do a second, a third, and a fourth. But make sure naman na, you know, hindi naman porket EDSA 1, magiging EDSA 2 yung theme nung next, no? Hindi naman po ganun, or EDSA 3. Gusto nyo mag-EDSA 3, kayo nang bahala. But you know, the theme is something that, you know, revolves around the Philippine, the Filipino, and the love of the country, and the love of the people. So, themes like that, yun po ang mako-concentrate natin. Na kung tatangkilikin ng tao, tatangkilikin ng ating manunood, gagawa po tayo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Salamat po. Thank you so much. Hey, Direk Joel, my favorite director. Yes, June. At hindi mo kami paborito, okay? At hindi mo paborito ni Jerry Olea. Direk, sino ka ron sa cast of characters kung nandun ka? Si Beatriz. Bakit? Namatayan ka ba? Hindi. Ano namin pinatay si Jimpe Banco? Yung naghahanap ng hustisya. Isa ako sa mga naghahanap ng hustisya. Hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng hustisya. Direk Joel, I hope you don't mind for the sake of everybody. Pwede ka bang mahinga ng payak tungkol sa sinabi ng kalaban mong si Direk Daryl? Of course, alam nyo na yun, di ba? Ayoko na siyang pag-usapan, wag na lang, tayo-tayo na lang. Tama na, wag na natin siya. Oo, di ba? Tama na, di ba? Okay, thank you. Congratulations to all the cast. Sana may part 2 and 3, tapatan mo pa rin sila. Congratulations. Talagang iya kami ng iya. No? Napakahalaga. Salamat po, producers and cast. Napakagaling nyo. Suggestion lang, I know this will be a blockbuster, but so many Filipinos cannot afford cinema tickets. So eventually, can we go community-based and schools? We really need to spread this. Yun lang. Let's plan it out. We'll help. Yeah, we will tour it. We will tour the movie sa mga eskwelahan. Yes. Sa buong Pilipinas, hahanap kami ng connect at aming ipapalabas doon. Okay, next, Archie Leo, isang tanong lang ha. Direk, congratulations sa kasa, sa kasa producer, at sa kayo sa... Ang tanong ko lang, sa palagay niyo ba, buhay pa ang espiritu ng EDSA sa ngayon? The mere fact na nanonood ka ng EDSA buhay. Yes. Dahil naandyan ang kama. Yes. Oo, buhay na buhay pa sa mga taong kagaya mo, kagaya ng lahat ng nanonood ito. Yes, lahat yes, ng yes. Naiyak sa pelikulang ito. Ibig sabihin, yes. Buhay ang EDSA, Archie Yao. Thank you. Hindi kasi may millennials, di ba? Detach sila at saka hindi nila alam. Hindi naman, Fai. Dito sila sa nangyari sa EDSA. So ano sa palagay mo ang dapat nating gawin para maalaman nila na may ganitong nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas? Alam naman nila. Manood ng Pilipinas. Sa lahat. Alam nila. Kaya direct na lang, kaya direct na lang. Ano nga ang tanong mo, hindi malino? Alisin mo kasi ang maskara mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Correct talaga, ino-cry pa ako. Eh, nakamaskara ko. Ang tanong ko lang kasi, siyempre may mga millennials na hindi nakarelate kasi hindi nila alam yung nangyari. Saan palagay nyo, ano yung dapat nating gawin para at least alam nila na may nangyaring ganito sa atin? Unang-una, panoorin nila ang pelikula ito. Sabihin nila sa mga nanay, tatay nila at sa kanila na pamilya-pamilya ay manood at pag-usapan kung ano ba yung napanood nila. Yun. Pagkatapos, ito namang pelikulang ito ay pupunta sa mga eskwela para ma-expose din naman ang mga estudyante at yung mga hindi makakabayad ng 400 pesos.
para malaman nila kung ano ang sinasabi nating katotohanan na nangyari noon sa EDSA 4 na araw bago mapatalsik ang diktador. Congratulations. Thank you, Archie. Okay. I would just like to acknowledge the... Ayaw may itatanong, pero before that, I would like to acknowledge one of our greatest poet and artist, Miss Benilda Santos is here. Can you give her a hand? Thank you. I just want to acknowledge. She watched that. Meron akong gusto i-acknowledge. Si Sister Mary Jane Manansan, aktivist ng Sister Mary Jane, of course. Sister Mary Jane. Sa Saints ko pa palabas. Nagturo ako sa Saints ko, totoo yun. Ako po. Opo, nagturo ako. Opo, opo, papalabas po natin sa Saints ko. Transport po ako dito sa nangyari. Dinala ko po pa yung nanay ko na she was about 90 years old na noon. Sabi ko, hindi mo makikita itong EDSA ng ito sa buong buhay mo kasi she's already 90. And I brought her to EDSA talaga. No? So, ang ganda-ganda nung pagkagawa nyo yung may present at tapos yung past. Pero talagang napaiyak po ako. So, congratulations. Talaga pong ipalabas niyo ng ipalabas. Thank you, Sister! Sister, hindi niyo po ba napansin ang pangalan ni Sister dito sa pelikula ay Maria Juana? Ay, good afternoon po, Miss Marcia Mastig, that age. At isinusulong yung totoong history, no? Pero syempre, we all know what happened these past few days after yung press con. Do you feel na ano somehow you were humiliated by, of course, we know who, and after watching this film, after everything that you have done, you feel it's all worth it? I know it's worth it. No, I don't feel humiliated. I think I'm not the one who should feel humiliated. That's it. Thank you. Ano ko lang magsalita? Okay, tama naman. Okay, thank you. Nice, Miss Pai. Last question. Sino po ang magtatanong? Si Gorgie. Oh, last question. Sir Pablo Tariman. Dito ko na dyan, Narco. Ano bang itatanong mo? Dalawang beses ko na kasi napanood to. Yung una kong napanood, naiyak ako. Kasi lahat na nangyari sa, yung funeral scene na yun, nangyari sa akin yun, nangyari sa anak ko, nangyari sa son-in-law ko. Kaya, nung nag-aagawa ng mga bangkay, nangyari sa akin yun sa Silay, tsaka sa Kabangkalan, nung kiniklaim ko yung mga bangkay nila. Kaya hindi pa natatapos yung pelikula. Buhos na yung iya ko dahil naalala ko lahat. Maganda yung pelikula. I hope yung gandang nakita ko sa review ko, makita ng mga manonood. Pero parang nakita ko, parang yung naramdaman ko, parang naramdaman din nila. Ang daming umiyak pala. Oo. So hindi lang ako. Ang worry ko kasi, baka malapit ako sa pelikula dahil maraming eksena doon na nangyari sa akin. E paano yung mga walang karanasan ganun, magustuhan kaya nila yung pelikula? Yun ang tanong ko. Pero palagay mo, Direk Joel. Palagay ko marami naman nakagusto dahil marami din naman umiyak. Ako nga sa likod, umiiyak din eh. Marami akong nakitang umiiyak. Marami akong nakitang naapektuhan. Pwede namang naapektuhan na hindi umiyak. Meron din, marami din. Kaya palagay ko nakaabot naman ang pelikula doon sa mga taong nais nitong abutin. Salamat. Salamat, Pablo. Last word para sa lahat. Pasasalamat.
start with Eric Ramos. Magandang gabi po. Maraming salamat sa mga nanood ng pelikula. Doon po sa mga nagnanais na maipahete dito sa mga estudyante, bukas po yata ay may screening sa UP. So yun ang unang screening para sa mga estudyante. Kung may mga kilala po kayo na gustong manood nito, bukas po mayroong screening sa UP. Again, maraming pong salamat at please spread the word. Apollo. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po tulungan nyo kami na ihain sa ibang tao pa na sana manood sila sa Marso, sa March 1 para mapanood nila yung pelikula namin. Gusto ko lang po sabihin na ako po, anak po ako ng mga aktivista. My dad and my mom, they were both in the film. My mom sang the theme song. My dad was there. My sister also acted in it. So we're all in the family. But I did it for my mom and dad because I grew up na yung tatay ko tsaka nanay ko nagra-rally sa kalye, kumakanta sa mga trailer truck, umakit sa mga kusang mataas na ano, may megaphone. Yun ang kabataan ko. Kaya personal sa akin to dahil sa naging experience namin. Inupo ako ng nanay ko nung 10 years old ako. Sabi niya, anak, pag mahuli kami ng dad mo, there's money hidden behind the cabinet. And then you go to Tito ganito, they'll take care of you, etc. So, martial law really happened and we have to share the truth. Yun lang. Maraming salamat sa lahat. Siyempre ngayon na dumalo kayo, salamat sa lahat ng involved dito sa production. Nung inisip ni Direk Joel na gawin ng pelikula at nag-usap kaagad kami, sabi namin, paano natin gagawin? Wala tayong producer. At palagay namin ay walang mangangahas. Pero milagro, meron. At alam namin, itong producers namin, hindi naman into the business of making money dito sa pelikula. Kasi isilugal nga nila yung whatever they have, ano? At pwedeng hindi bumalik. Pero they did it because for something that is greater, far beyond the personal. At sa amin ni Direk Joel, sa aming lahat na narito, yung greater beyond the personal, aram namin, risk yun. It's a risk. But anyway, sa kalagayan natin ngayon, we must speak truth to power. At palagay ko, yung pelikula natin did exactly that. We spoke truth to power. Magandang gabi ho. At maraming salamat ho sa inyong lahat na dumalo ngayong gabi. Merong nagtanong kung anong gagawin namin susunod. You know, it really depends on the success of this film. As you may well know nga, kami first-time producers, no? So, yung gagawin namin is dependent on what's gonna happen to this film. And I think you guys, you have the power to make sure that this film becomes successful. And nakita ko naman na lahat naman kayo ata, lahat tayo are in agreement na it is a film that's worth sharing. It is a film that's worth showing. So its success is dependent on you guys. So please help us make sure that as many Filipinos can watch this film. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. At sana supportahan niyo po itong pelikula namin. Please spread the word and spread the truth. Maraming salamat po. At dun sa tanong kanina kung ano yung naging epekto sa panonood dito at kung mauulit pa ba, saka anong tingin ng mga contemporary audiences, sa tingin ko naiyak yung marami kahit hindi sila nabuhay nung panahon na yun. Kasi yung panahon ngayon parang kapareho nung panahon noon na nandun pa din ang mga nagaharing mga corrupt officials, nandun pa rin ang greed, nandun pa rin ang weak kind of leadership ng bayan natin. At palagay ko kaya siguro yung mga millennials ay epic. Para alam nyo yung nangyari noon, na nangyayari, patuloy na nangyayari sa ngayon. Para naman
bumuti yung bayan natin. Yun lang, salamat. Nakita ko yung sinehan ngayong hapong ito, punong-puno, SRO. Matagal na ako hindi nakakakita ng ganon. Kaya ba natin itong ulitin? Yes! Alam nyo, kailangan lang natin gawin pag-uwi natin ng bahay. I-shoot natin ang ating mga sarili sa ating mga cellphone. Sabihin natin kung ano ang nakita natin dito at kung bakit dapat silang manood. Sa tingin ko, pag nagawa natin lahat yon, lalong may pag-asa na marami pang ganitong klaseng pelikula ang mapanood natin. Tangkilikin po natin ang Oras de Peligro dahil nasa Oras de Peligro ang ating bayan. Salamat po sa inyong lahat. Yes, tama po yung sabi ni Madam May, no? Madam Jess. Yes. Siyempre yun, spread the word and social media, yun yung parang lahat tayo nabubuhay yung social media. So, ipost natin na panoorin ang pelikulang Oras de Peligro, March 1 na po. At salamat sa inyo, mga press, sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nanood. Kayo din po, sana... yan, panoorin natin. Ibalita natin sa ating pamilya, sa mga bata, kaklase, sa lahat ng kapitbahay. Sabihin natin, panoorin ang Oras de Peligro. Siguro, yun na lang. Nasabi na nilang lahat. But please, yun nga, pag-uwi nyo, sabihin nyo lahat ng sa mga kapitbahay, kasama. Ganito lang po kasimple yun. Hindi lang naman po nakasalalay sa aming producer. Kung ito ay magiging successful, I'm sure hindi lang kami, marami rin gustong tumahak at gumawa ng iba pang pelikula. Pangalawa po, ang panalo po, ang success, ang victory ng ating pelikula, eh victory ng katotohanan laban sa kasinungalingan. So let the truth prevail. So ano po ang ating gustong manalo sa Feb 25, sa March 1 at sa mga succeeding na araw? Panalunin po natin ang katotohanan. Oras na. Oras de Peligro na, March 1. Salamat po. Maraming salamat po. Wala na ako sasabihin. I think that's the best kung ano na yung nasabi ni Attorney. Tulungan nyo na lang po talaga na maraming tao makapanood sa March 1. Magtulungan po tayo. Tama yung sinabi ni Miss May. Sana kahit kunan nyo na lang yung poster and post it and repost and ano, please help us. Thank you. Marami ang hirap sa paggawa ng pelikulang ito. Nais kong i-share sa inyo. Nire-red tag ako. Inatake-atake ako sa puso. Na triple bypass ako. Kaya aking pakiusap. Kasi gusto ko lang mabuo ang pelikula. Dahil nagsasabi ito ng totoo. Kayong lahat, tulungan nyo kami. Sabihin natin sa buong bayan na panoorin ang pelikulang ito para magkaroon pa ng mga susunod na pelikulang kagaya nito na nagsasabi ng totoo, na pumapanig sa katotohanan, hindi nagbabaluktot, hindi nagsisinungaling. Sa March 1, panalunin po natin ang pelikulang ito. Magtulong-tulong po tayo. Maraming po salamat.